Hey guys, what's up? All right. So, this is my first vlog. Siguro na ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung drum videos ko. Medyo makalat kasi wala akong sariling pwesto at nakiki-share lang talaga ako dito sa bahay ng parents ko. So, papakita ko sa inyo. So, yun ah. Eh, pagbaba mo, andito yung practice sheet ko. Matagal yung process na paggawa ng mga drum videos kasi una-una hindi siya ganun kadali katulad ng gitara. Mas mabusisi ang drum videos, lalong-lalo na if you do not own a space like me. So, kapag ako yung naggumagawa ng drum videos dito sa bahay, hindi ko nagagamit yung drum set ko dahil masyadong maingay and nakakaya sa mga kapitbahay. So, I made a way to supplement my drum fetish and I purchased this Alesi Strike Pro 2 years ago sa JB Music. E-drum siya. So, ito siya nakabaklas. Which I'm about to assemble now. Itong drum set na to, it's for practice lang. Wala yan tunog. Ang maririnig niyo dyan lang. Puro ganun lang. Ayun, being a drummer in the Philippines is really hard. But since I love what I'm doing and I'm a drummer, and I have to practice, and I have to, you know, use the time habang bata pa to play drums. Yes, I saved money to buy a decent drum, e-drums, sa loob ng bahay para makapaglaro ako at ma-enjoy ko yung pagiging drummer ko without disturbing other people. So, I have a lot of drum collections here. So, yung drum set ko dito is dalawang drum set siya. I'm a huge fan of Tama Drums and also Mapex. Mapex because of idol ko si Matt Halpern dati hanggang ngayon. So may nagbenta sa marketplace sa Drum Nation ng drum set ni Matt Halpern, which is yung Maple Saturn 4 sa murang halaga. Si Sir Jardy, shoutout sa you, sir. So di na ako nagatubiling mag-sacrifice ng konting funds to get the drums kasi alam ko na may hirapan akong makakuhanan. So yun. And then Tama ang drum of choice ko because of Alex Rudinger. Yung dalawang drummer na yan, I'm a huge fan of those two drummers and also marami pang iba. And then, sa mga susunod na videos ko, i-explain ko sa inyo kung anong purpose ng snare collections na yan and kung bakit meron yan. So, yun. Okay, so, now, ang gagawin ko is mag-shoot ako ng video which I think mauunang ma-release yung video ng drum video compared dito sa vlog na to kasi hindi ko alam kung i-edit ko to or isasama ko. Pero hopefully sipagin ako na i-edit ito at ilabas sa internet kahit naka-topless ako. So yun, no? So yun guys, no? I'm about to set this up. Napaka-sarap maging drummer. At the same time, napakahirap sa Pilipinas. Kasi nakikita ko yung iba sa maliit na kwarto lang. Ako, agaya ko, yung bahay namin, hindi ko pwedeng tambulan dahil may mga kapitbahay namin magkakadikit. Medyo tsaka mga edad na yung mga kapitbahay ko. At magulang ko, hindi ko na afford na maging pasaway at magingay pa sa aming subdivision, sa aming bahay. So, mas pinapriority ko na makapagpahinga sila and mas pinapriority ko na maging at peace sila. Kaya, bumili ako ng e-drums. Yung e-drums, nabili ko siya sa isang store dito sa Pilipinas. Sabihin na natin na sa JB Music, kahit hindi sponsored yung video, pero kung mapapanood dito ng mga taga JB Music, hi guys, I hope ma-sponsoran niyo ako ng inyong mga equipments para makatulong naman ito sa aking channel. Alright, so marami-rami akong gamit dito. I've been collecting gears for a long time na excess money sa aking salary is dinadagdag ko siya dyan sa pambili ko ng mga kung anek-anek. Hindi yan lahat cash. Malaking percent dyan is galing sa loan. Ang dream ko is, once na maging okay na lahat, maipon ko na lahat ng gamit, and maging okay yung aming usapan inside the Glassstone, mailagay ko yung mga gears na to and maging available siya sa public for use. Kasi gusto ko siya nakikita na nai-utilize at nagagamit, at nai-enjoy natin lang. Hindi lang ako, pati kayo. Ayan. Alright guys, ang gamit ko palang ilaw sa mga videos ko is Godox lang, no? SL60. Siya yung pinakasulit na ilaw na mabibili ninyo sa Philippine market ngayon kapag ka mga indoor use lang. So, hindi siya recommended professionally na gamitin. Nga pala, meron akong video about dyan, so abangan nyo na lang yan. Alright, so mag-start na ako mag-setup and then papakita ko na lang sa inyo after kung ano yun. Ngayon, isa-setup ko yung aking video rito and mag-test ako ng shot before I gamit ako ng slider. Mag-create din ako ng video doon tungkol sa slider na ginagamit ko. Gumagalaw-galaw kung nakikita nyo yung mga guitar videos katulad dito, okay siyang pang-add sa production value. So, yun. Isa-setup na ako ngayon
And then tignan natin kung ano ang kakalabasan ng video. Please subscribe to this channel if you like this video. And also, please like this video if you like what I'm doing. If you gusto nyo mag-support dito sa channel ko, please share this to your friends. So, ipapakita ko sa inyo paano nyo gagamitin yung resources nyo sa labahin nyo. Ito, gagamitin ko yung carpet sa sala namin para makikita na yan. Carpet ng e-drums. Diba? Kasi mas nakakapagod baklasin to eh. So, guys. So, after 10 minutes, nalagay ko na yung carpet. Shoutout nga pala sa kapatid ko nasa likod ng camera. Hindi naman to unboxing, guys. Eh. Bars dito. So, yun, na-assembling ko na siya. Katulong ng kapatid ko. Naks, may pag-ganyan-ganyan nga. Diretso lang. Diretso lang. So, see you later. Kapag nabuo ko na yung drum set. Ako lagi na, ako ba lagi nakapokus? Siyempre. Ah, sige. So, yun. So, yung kapatid ko kasi camera siya eh. So, para magamit ko siya bilang kapatid, siya na lang humahawak ng camera. So, see ya, boys. Right. Okay. So, bago ko lagay yung drums, pump on tayo ng konting push-up. Kinatangkil ko to eh, in beer belly. So yeah, eto na! Ah! Medyo mahirap pa siya para sa akin sa ngayon kasi hindi pa ako nagde-develop ng strength. Pwede maging madali na siya sa akin in the future. So yun, kamaya ulit, buhin ko ng drums. Alright, update! So, naitayo ko na yung frame ng e-drums. It took me like 10 minutes para mabuo tong frame na to. So, yan yung magiging saksaka ng toms tsaka cymbals. So, yun. Let's see. Nalagay ko na yung mga toms. And mukhang kailangan kong i-level yan kasi hindi pantay eh. So, yeah. Alright, guys. Quick update. After 1 hour, 30 minutes. Buo na siya. Tara! So yun na, mabubuo na ang drum set. Actually, buo na siya. Ito yung setup ko talaga sa live, sa practice. Kahit sa drum pad, ganun yung setup ko. Pare-pareho sila pati sa live. Ang reason, kaya ganun, para hindi na mahirapan yung utak ko mag-adjust sa environment na kung saan ako naroon pag tumutugtog kami. Napakahirap ng changing environment, sa totoo lang. Being in a different environment affects your playing style. Para sa akin, makita ko siyang problem. Kaya ang ginawa ko, gumawa ko ng solution na halos maging pare-pareho yung aking work environment, which is the drum set kapag ako ay musician sa gabi. Okay. So, yun. Buo na siya. Mag-wiring na ako. Kukunay-kunay ko na yung mga parts. Right. To explain my setup, hi-hat, left crash, right crash, and then China. Maganda yung drums dual purpose kasi pwede mo siyang gawing China, pwede mo siyang gawing crash. Kapag sa yung toms ko naman, simple lang. Isang snare, isang tom, isang floor tom. Which is, ito yung mga typical na setup na nasa bars. Being in the Philippines, we don't have the luxury to have that kind of setup. Yung pinaka-luxurious na siguro ay kung makatugtog tayo sa 19 East at or sa isang bar na maganda yung drum set. Anyway, first time to test this setup. First time ko rin gagawa ng drum video using my e-drums na ganito yung background. So, sana okay yung kalabasan lahat. Yeah, let's see. Let's go. Okay guys, I'm back. Parang antagal ko na wala pero sa totoo na hindi naman talaga ako matagal na wala kasi naka-edit tong video to. Anyway, tapos na ako mag-wire. Tapos na rin ako mag-route. So, end product. Ito na siya. And then, ilalagay ko na yung camera dito at magte-test shot na ako. So, this is a slider that I'm using mostly sa mga playthrough videos ko and first time ko today na itatry gamitin yung slider and hopefully, na maging okay yung result. So, yeah! Ganda ng e-drums kasi nanay ko nandyan, nagtatrabaho. Hindi siya na-istorbo. Ako, inarinig ko. Yun sa earphones, ang ganda ng tunog. So yeah, yun na yung softbox. Naka-ready na. So mamaya ipa-fire up natin siya. Tapos titignan natin kung ano yung result ng production. So ang tagal ko na-achieve ito. So inabot ako ng taon bago ko ma-achieve yung production na ito. And hopefully, maging okay ang result. Let's see! Awis na ako. So yeah, bye!